Stars Vlog. Yes, guys, tama po kayo sa inyong narinig. About natures ang ating pong pag-uusapan at mapapanood sa channel kong ito. So, pag sinabi po nating natures, yan po yung mga bagay na hindi gawa ng tao. So, ibig sabihin lang po niyan ay gawa ng Diyos. At isa po sa mga example na tinatawag po nating natures ay yung mga puno, halaman, mga hayop, yan, mga ilog, sapa, bundok. So, iyan po yung ilan sa mga natures na hindi gawa ng tao, kundi gawa po ng Diyos. At yan po yung ating mapapanood palagi dito sa aking YouTube channel. Kaya, subaybayan niyo po ako sa aking, ano bang tawag dito? Sa aking paglalakbay. Ayun, sa aking paglalakbay para makakita po tayo ng iba't ibang natures na nilikha ng Diyos sa ating palipaligid. Nasa palipaligid lang po natin. So, yun guys, dahil natures yung ating pong pag-uusapan at mapapanood dito sa channel kong ito, kaya isishare ko po sa inyo ang videong ito kung paano magtanim ng puno. Ayan, na makikita lang po natin sa ating palipaligid. So, ang isishare ko po sa inyo ang puno na ito, kung paano siya itanim, isasalin sa paso. At hindi lang ito basta-bastang puno. Hindi lang siya basta-bastang puno. Dahil naniniwala ako guys na lahat ng puno or halaman na nilikha ng Diyos ay may mga kanya-kanyang purpose ang Panginoon kung bakit niya ito nilikha. Kaya naniniwala po ako na ang bawat mga puno na nilikha ng Diyos ay connected to sa buhay po natin. Lahat ng mga halaman puno ay connected to sa buhay po natin. Kung mapapansin nyo guys sa Bible, doon po sa Genesis chapter 2 verse 9, yan. May nakalagay po doon na mayroon doong puno na nagbibigay buhay, mayroon din yung puno doon na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Pagdating naman po doon sa Ezekiel chapter 47 verse 12, ang nakalagay naman doon, mayroon doong puno na nagbibigay ng pagkain at gamot sa lahat ng sakit. So, ibig sabihin ng nung guys ay bawat puno ay may mga kanya-kanyang purpose ang Panginoon na konektado lahat sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, 'di ba, naririnig po natin, ingatan po natin yung ating mga puno. Magtanim tayo ng mga puno kasi malaki po yung nagagawa yung puno sa buhay po natin. So marami pong benepisyo yung makukuha po natin sa bawat puno. Ayun. Uulitin ko lang guys, maraming benepisyo ang maidudulot ng pagtatanim ng puno. Maraming benepisyo ang nagagawa o naibibigay ng mga puno sa ating pong mga buhay. So, malaki talaga. Kung walang mga puno, hindi tayo mabubuhay. Tama? Kaya ang isishare ko sa inyo kung paano magtanim ng puno, maglagay ng puno sa isang paso. Ayan. At ang puno na ito, mga guys, ay tinatawag po siyang money tree. So, sa mga Chinese ay, kung hindi ako nagkakamali, ang puno na ito ay pampaswerte sa kanila. Kaya sila po ay naglalagay ng puno na nakalagay sa paso sa loob ng kanilang mga bahay or sa loob ng kanilang mga tahanan, naglalagay sa labas, sa ibang bahagi ng tahanan na gusto nilang lagyan ng puno na ito, na money tree, kumbaga sa Tagalog ay puno ng pera, yan, puno ng pera. So, hindi ako naniniwala sa salitang swerte or pampaswerte, pero naniniwala ako doon sa ang mga puno ay nilikha ng Diyos at may mga kanya-kanyang purpose ang Diyos kung bakit niya nilikha ang mga punong ito. Hindi ko lang matukoy ang exact na dapat itawag sa punong ito na money tree. Hindi naman siya masasabing pampaswerte, pero may dating talaga sa buhay po natin ang puno na ito.
So, naalala ko po nung kami ay lumipat dito, tatanda ko pa yun, June 1. Yan, kasi kinabukasan birthday ko po yun. Kasi sabi ko, bago ako mag-birthday ay dapat nakalipat na tayo ng bagong bahay. So, ayun nga po guys, lumipat kami dito, June 1 po yun, 2020. Ayun. At ilang buwan lang nakalipas mula nung June hanggang ngayon, January 7 tayo ngayon. So, napansin ko lang guys na talagang parang ang napakabilis po pumasok yung pera pagdating sa perang usapan, issue tungkol sa pera. Ayan. Ay mabilis, parang ang bilis pumasok ng pera. Yan sa tahanang ito. At isa pa guys, sa napansin ko yung aking anak na nag-apply ng trabaho, napakabilis lang po ng kanyang kunting interview, tapos ilang araw lang pinapapasok na siya kaagad sa trabaho. Ang bilis ng kanyang pagtanggap sa trabaho at ang bilis din ng kanyang promotion. Kasi November lang siya nakapasok ng trabaho 2020. Tapos na-promote na kaagad siya ngayong January 2021. So, 'di ba? Napakabilis. So, parang sabi ko nga, hindi ako naniwala sa swerte, pero mayroong magandang dating ang punong ito. Kaya talagang minamahal ko ang punong ito. At napansin ko pa guys, sa punong ito, nung kami ay unang araw ng pagdating dito, muntik na po siyang maputol. So, ang balak pala nitong may-ari ng bahay na ito ay puputuli na yung puno na yon. Yung money tree na yon, puputuli na po dapat. So, wala po silang siguro nga dahil hindi naman din sila naniniwala sa pampaswerte. Yan, sa swerte. Kaya balak na nung may-ari na ipaputol po ang puno na yon. Kaya halos kalahati na po yung naputol doon sa puno na yon. Mabuti na lang na naagapan ko, sabi ko doon sa may-ari na wag na pong ituloy na putulin yung puno na yon. Kasi ang naisip ko nung mga araw na yon ay maganda siyang silungan ng aso namin. Dahil yung terrace po ay wala pa siyang bubong. So, mainit, maulanan or mainitan yung aming aso nandun lang po sa labas or sa terrace. Kaya sabi ko, kuya, wag yun na pong ipaputol yung puno na yun. At ang good news po, doon sa puno na yun, ay unti-unti pong gumaling yung mga sugat niya. So, bumalik po sa dati uli yung kanyang puno, nawala na yung sugat, gumaling na yung sugat ng doon sa pinagputulan. Ayun, at namumunga po siya guys, namumunga ang puno na money tree na ito. Noong una, hindi ko pa po siya pinapansin. Ang dami na mga nalalaglag na mga buto. Yung pala yung puno na yon ay pag nalaglag, na bumubuka na siya. At yung binhi po niya, yung buto niya ay sumasabog. So, winawalis ko lang yon, hindi ko yung pinapansin ang mga buto na yon. Kaya lang, napanood ko sa isang YouTube. Ayun, napanood ko siya sa YouTube na napakamahal po pala ng halamang ito. At ang pinakamahal po na halaga ng halamang ito ay 1,500. Ayan. Biruin mo yon. Tapos winawalis ko lang yon. Tinatapon ko lang yon. Kaya mula po nung nakapanood po ako sa video tungkol dito sa money tree na ito, kaya ang ginawa ko po, nag-iipon na ako ng mga buto nito. Kaya dahil po sa nakaipon na ako at tumubo na yung mga buto na yon. So, ang gagawin ko ngayon ay isasalin ko na po siya sa paso. Ayun, isasalin ko na siya sa magandang paso kasi pwede naman pala itong ibenta. Kaya pala, tinatawag siyang money tree kasi nabibili po pala talaga ang punong ito. Pwede ka pala talaga na maging mayaman dahil dito sa punong ito kasi pwede mo siyang ibenta. Ang pinakamura na po na halaga na bintahan po dito sa punong ito ay 150, isang piraso lang yun.
So isang puno lang 'yun. 'Di ba? Yung kasing 1,500, tatlong puno po 'yun sa isang paso. Ayun. Kaya ngayon guys, ito yung ipapakita ko sa inyo kung paano magtanim ng halaman na ito. Pwede po siyang lumaki talaga na malaking puno. Mamaya makikita niyo po yung punong 'yon na malaki and then may bunga po siya. Tapos pakita ko sa inyo kung paano i-transfer ito sa isang paso para maibinta mo naman siya na pwede mo siyang ibinta na 500 kung nailagay na sa isang magandang paso. Siyempre, ipresyuhan mo rin kasi bibili ka ng lupa. Hindi naman basta-basta kung saan-saan mo kukunin yung lupa. Binibili mo rin yung lupa, namamasahi ka, doon sa pinagbilihan mo ng lupa, yan, bibili ka ng medyo magandang-gandang paso. So, pwede mo na siyang maibinta ng halagang 500, 400, yung ganon. So, tara guys! Punta tayo doon sa labas. Panoorin niyo po kung paano ako magtanim ng money tree. Hi guys! Ayan po yung malaking puno po natin ng money tree na sinasabi ko po sa inyo kanina. At meron pa po yung mga bunga. So ngayon po, yung ati pong isasalin sa paso. Ayan. So, ayan po yung ating mga isasalin ngayon sa paso. So, madami-dami na po yung aking mga isasalin sa paso. So, dito po natin isasalin sa mga pasong ito. Ayan. So, at kaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, ito po yung mga yung lupa na binili pa. So ayan, ito yung lupa na binili natin, kaya ayun, start na po tayo sa ating pagsasalin ng money tree sa isang paso. Thank you.
Ayun, so ito na guys, yung ating mga finished product. Ayan. So, konti lang yung ating nalagyan na lupa kasi kinapos tayo ng lupa. So, mapapansin nyo, dito sa pasong ito ay dalawa lang yung aking inilagay kasi medyo maliit yung paso. Kaya dalawang puno lang yung nilagay ko. So, dito naman sa paso na ito ay tatlo yung nilagay ko kasi medyo malaki yung paso na aking pinaglalagyan. At kapag ito po ay medyo lumaki-lukay na ng konti yung kanilang mga puno, pwede mo na siyang itirintas. Ayan, itirintas mo na yung silang tatlo kapag medyo lumaki na yung puno niya. So, yan guys. Ayun lang yung pagtatanim natin ng halaman. So, yun guys, napakasimple lang ang ano natin, pagtatanim ng money tree or paglilipat ng sa isang paso. At dagdag ko lang po tips dito guys ay kung gusto nyong malaking puno ng money tree, itanim nyo po siya sa nakadirekta mismo sa lupa. So, wag nyo siyang ilagay sa paso. Kung gusto nyo po ng malaking puno ng money tree. At kung gusto nyo pong mayroon kayong mga halaman na money tree sa inyong paligid, so huwag nyo siyang ilagay sa paso kasi pag nilalagay mo siya talaga sa paso, maliit na puno lang talaga siya. Pero kung gusto mo ng malaking puno at gusto nyo makakita ng bunga ng money tree, itanim nyo po siya ng direkta sa lupa at lalaki po siya. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye.